Magandang araw! For today's video ay magbubungkal po tayo ng kamuting kahoy para gawin po nating suman. At ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng sumang kasaba. Fresh from the farm, halika at sama niyo po ako. Let's go! Sobrang lamig na po ang klima dito sa Japan, kaya ang mga tanim kong kamuting kahoy ay nagsisipataya na. Pero yung laman po ng balanghoy, balinghoy o kamuting kahoy o kahit anong pong tawag natin dyan ay intact pa at pwede pa pong kainin. Alam niyo po ba na ang kamuting kahoy ay isang gulay na mayaman sa kalori, naglalaman ng maraming carbohydrates at pangunahing vitamins and minerals? At isa pa dyan, ang kamuting kahoy ay isang magandang source of vitamin C, thiamine, riboflavin, and niacin. Before we proceed to our video, subscribe to our channel and don't forget to click the notification bell button para update po tayo sa ating mga videos. Maraming salamat! Samahan niyo na pa ako in 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Yan, kailangan po natin medyo kunting hukay. Ikaw nang hindi alam kung saan yung ano. Matigas! Matigas siya! Dahan-dahan lang po ating kinukuha pa sapagkat baka matamaan po yung mga laman. So, sa parts po ito, wala. Ito mayroon. Kaya dito po tayo magpapala. Kasi, sayang po pag napuputol. Guys, marami kayo yung laman to. Ito yung naputol. Naputol. Oh. Ayan. Ayan. Okay. Ah. Ayan po. Ayan siya guys. Medyo marami naman po. Ayan guys, lilisin po muna natin ulit ito. Nabis po itong balinghoy sa kakanin, kagaya ng pichi-pichi, suman, tsaka kasaba cake, at tsaka yung giyata ang kamuting kahoy. Sarap-sarap yun, guys. Okay. Okay, linis mo po natin yung paligid bago po natin palahin. Pero bago natin palahin, ay alamin na rin po saan nakapwesto yung mga laman. Kasi po, sasayang lang baka matamaan at maputol ng pala. Ayan. Ayan, dito. Dito, sa likod. Di atin alam. Kung panoorin nyo guys kung marami bang laman ito. Hindi kagay ng isa. Ayan. Dito, wala po siyang laman. So, dito kaya. Mayroon po rito. Ayan po guys, oh, haba. Kaya inaingatan po natin siya guys para hindi po siya maputol. Kasi pag naputol po siya, madali po siyang masira yung laman, madali po umitim. At saka pwede po siyang itago kahit 1 week pag buo po siya. Wala pong siyang ano, putol o kaya wala pong sugat. Kasi po may sugat at may putol, madali po masira kahit yung balinghoy. Kasi dapat kung lulutuin mo ito, gawin mo mga kakanin, ay kailangan mong iluto kagad kapag ito may sugat o kaya putol na. Kasi guys, mabilis po siyang umitim. Kaya dapat po ating ingatan guys, no? Na hindi po po maputol yung ating kinakali o kinukuha.
Ayan. Buo. Buti guys, mababaw lang siya, no? Ang dami, no? Ayan guys, medyo marami rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan guys, wala po siyang putol guys. 10. Kanina, may 7 po siyang laman. Ito po na may 10. Pwede na. Okay. May last 2 pa po tayo. Okay, mamaya po natin puto-puturin. Kagaya po ng dati, lilisin po yung paligid. Pagkatapos po, ay itabi yung plastic na itim. Ang purpose po ng plastic na ito ay hindi po siya kaagaw yung mga damo, yung mga vitamins ng lupa dito sa puno ng baringhoy. Kukain po natin muli kung saan po yung mga laman. Dahan-dahan lang po para hindi po masugatan yung laman ng kamuting kahoy. Po. Guys, wala niyo po kung ilan ang laman ito. Kung kayo na 7, 10, at ito naman, comment below. Matigas pa. Okay, pag matigas pa guys, ay tsaka aray po siyang naman. Ay natin. Putol. Naputol siya guys. Putol pa rin. Ayan o. Haba. Ayan. Naputol pa rin siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Wala siya guys. Hindi na mapuwasa ha. Ayan. Okay. Ayan po, yung panghuli po natin, ayan po na dati, linisan po muli niya ang plastic, at alamin po natin kung saan po nakapwesto yung mga laman bago po natin hugutin, para po maiwasan po yung pagkaputol ng laman. Okay. Okay guys, ganito na lang pala. Ayan. Yun na guys. Oh, natamaan. Nasugatan siya. Pag-pags ito. Matigas. Putol. Ang lalim ng kanyang pagkakatusok ng laman. Putol pa rin talaga. Ayan guys, ang haba. Natin po natin putol sa.
Yan po yung naputol oh. Kaya pala, ang hirap niyang bunutin guys kasi nakabaluktot. Yan, sayang pa yun. Okay guys, ayan po lahat ang ating nabunot na kamuting kahoy. At ayan po. Ayan guys, at naubos po at natapos na po natin yung pagbunot ng kamuting kahoy. At ngayon po guys, ay putol-putulin po natin yung bunga at ilagay na po sa kahon. Para may uwi po na kanya, di ba? Okay, ito naman po ay gagawin natin pong pantanim po next year. Okay, na po lahat at gagawin po natin siyang suman, pichi-pichi at giyatang balinghoy. Ay siyempre, balatan po natin yung mga kamuting kahoy. Tanggalin po natin yung mga brownies at yung mga balat. Para po maganda po yung pagkaskas natin po dun sa ating kaskasan. Yan, linisin mabuti. Para lang po ay maging malinis na po yung ating kinakain. At ayan, ingat, mag-ingat po tayo sa kutsilyo na ating ginagamit. Baka po sa ating paglilinis ay yung ating daliri po ang matamaan. Ingat-ingat lang tayo guys. Para po sa kalaman ng lahat, ang kamuting kahoy po ay isang magandang pinagmumulan na lumalaban na starch na sumusuporta sa kalusugan ng bituka at pamahalan ng blood sugar. Naglalaman din ito guys ng vitamin C, isang pangunahing micronutrient na maaaring mapahusay ang immune function at production ng collagen. Ayan po, natapos na ang pagbabalat. Bago po tayo nagsimula guys, no, nagugas po ako ng kamay. Kailangan po natin magugas ng kamay para po maging malinis po yung ating ginagawa, okay? Pagkaskas po natin guys, huwag po natin isama yung fiber niya na kulay puti, yung parang nasa gitna ng kamuting kahoy na to. Magaspang po kasi siya sa bunga kapag nasama po yung fiber niya sa gitna. Ayan po at sobrang nipis na po. At next na po tayo
Ingatan po yung ating kamay, baka po ay makaskas po ito sa ating kaskasan, guys. Dalawa na lang po at kailangan po magtiyaga po tayo sa kaskas para makakain naman po tayo ng masarap na kamuting kahoy. Ayan po at napuno na. Isasalin na po natin siya sa ating lagayang mangkok. Ayan. Sobrang grated na po siya, guys, no? Sobrang pino po siya. Ayan. Next na po ulit. Okay. Ayan, guys, at malapit na po matapos. Isang piraso na lang po at matatapos na po ang aking ginagawang pagkakaskas. Sobrang grated na po siya, guys. Ayan po. Last na po ito. At pagkatapos yan, guys, no? Ay, ihalo po natin ng asukal na pula. Ayan. Ayan, guys, ha? Nakapaghugas po ako ng kamay, ha? At pagkatapos po, ay haloan po natin siya ng powder rice na malagkit. Ayan. Halo-haloin lang. Mekos-mekos tayo dyan, mga insen. Okay, alright. Ayan. At pagkatapos po, ihanda po yung dahon na pambalot po sa ating suman. Siyempre, inito po natin siya, guys, para matibay po yung dahon na ating gagamitin. Pagkatapos po, ay punasan ang dahon. Pagkabilaan po siya, guys. No? Ayan, at malinis na. Ayan, guys, sobrang na pong linis. Pati green po ay natanggal na. Ngayon lang po ay pagputol-putuloy po natin ito ng pare-paras na sukat para po sa pagrolyo po ng grated cassava. Ayan po, kuya. Magkakaparehas na po siya ng laki at sukat ng pambalot po ng suman. At ngayon po ay simulan natin na magbalot ng grated cassava. Ayan. Ano ba to? Ayan, irolyo-rolyo. Parang kulang pa, dagdag natin ng konti. Ayan. Ayan, medyo napahaba. Ibalot na natin siya, guys. Tsaka natin na i-fold ang magkabilaan. Ayan. At sa kabila. Ayan. Magkabilaan siya, guys, no? Ingatan po natin baka siya, guys, ay mapunit yung kanyang dahon na pambalot. Ayan. Marami na yung ating nagawa. Ayan. Tuloy-tuloy para po siya ay mag-shape po siya ng pahaba. Okay, so pag sobra. Pantay natin, guys, no? Pantay. Pantay ng konti. Ayan. Pagkatapos po. Tanga na patay-patay natin, guys, no? Para yung haba niya sa kabila at sa kamagkabilaan ay parehas. Tanga natin po. Ibalot at fold ang magkabilaan. Ayan. Tapos po sa kabila.
Ganyan lang po kasimple po ng paggawa ng sumang balinghoy. Ang mahirap lang po dito, yung pagbalot po ng grated cassava po sa dahon po ng saging. Kasi pag sobrang sikip po, ay napupudit po yung kanyang dahon na pambalot. At ngayon po, ay isalansan po natin sa kaserola. Una-una po, ay lalagyan po ng dahon, yung pinakasahig po ng kaserola. Kasi po, pag nasunog po yun, ay yung first layer po ang unang masusunog, hindi po yung suman mismo. Pagkatapos po, ng salansan, ay ilalagyan po siya ng tubig na ganyan po kalaki, okay, takpan. Pagkatapos, pag nag-evaporate po yung tubig at wala na po siyang laman ng tubig, ay ibig pong sabihin ay luto na po yung sumang kamoteng kahoy. Ayan po, at isasalin na po natin sa lagayan. Ang gaganda ng pagkakaluto guys ng kamoteng kahoy. Ayan po, at presto! Luto na po siya mga kapatid. Ngayon lang po ay ating titikman ang ating fresh from the farm sumang kamuting kahoy. Ating pumubuksan sumang kamuting kahoy with matching green tea. Kain po tayo guys! Suman guys, kain pa tayo. At yun na po yung suman. Kain tayo, sumang balinghoy o kamuting kahoy. Okay. Kain pa tayo guys. At partner ng tea. The best. Kaya pa tayo. Maraming po salamat sa inyo panonood. See you again. Bye. Don't forget to subscribe our YouTube channel and don't forget to click the notification bell button para updated tayo sa ating mga videos. Maraming po salamat. God bless everyone. Ang kamuting kahoy po ay marami pong naluluto. Tulad ng cassava cake, suman, pichi-pichi, putong kamuting kahoy at ginataang kamuting kahoy. Mag-comment lang po tayo sa ating comment section kung ano po ang ibang luto ng kamuting kahoy. Maraming salamat mga kapatid. God bless everyone. Thanks for watching. Please like and share and don't forget to subscribe our YouTube channel and follow our Facebook. Oops. Thank you. God bless everyone.